Hello everyone! Welcome back to another episode sa ating vlog. And we are here at the City of Pines. And today we will be discussing about how to be a responsible tourist in the City of Baguio. Baguio is and will always be one of the top tourist spots in the Philippines. With its cool climates and its scenery, walang duda, talagang kaakit-akit at nakakalamig ng ulo ang pagpunta dito. Pero bakit nga ba umiinit ang ulo ng mga residente kahit malamig ang Baguio? Okay, so oftentimes nakakakita tayo ng mga reklamo on Facebook sa mga social media accounts na nagre-reklamo yung mga citizens ng Baguio City. So ano nga ba ang dapat nating gawin? Tara, samahan nyo. Palaging tatandaan na ang mga basura ay dapat ninyong ilagay sa tamang lalagyan upang hindi makadagdag sa mga kalat. Okay, so ang Baguio is actually a very cheap place to tour around. Tinitake for granted ng mga tourist yan. Minsan, kakalat sila, ganyan. And andito tayo ngayon sa Burnham Park and wala itong entrance fee. So, most probably, yung mga gagastusin para ma-maintain tong park na to is all on the local government unit itself. Kapag may kalat kayo, please lang, ilagay nyo siya sa tamang basurahan kasi here, marami namang basurahan. Hindi nyo kailangang maghanap ng malayo for the basurahan. Nice. Ang Baguio ay napakaliit lamang. So Baguio is actually a very walkable city. So kung hindi naman ninyo kailangan masyado at kaya nyo namang maglakad, why not iwan nyo muna yung mga sasakyan ninyo on your hotels and have a walk. Kasi ang ganda ng Baguio, ang ganda ng mga lakaran dito sa Baguio City. Better walk, which is better walk. Huwag din basta-bastang tumigil sa sidewalk para kumuha ng picture. Kailangan ninyong gumilid o humanap ng magandang pwesto upang kayo ay makakuha ng litrato. Maging considerate kayo sa ibang dadaan. So kami kailangan pa namin umikot para lang makadaan kami kasi andun silang lahat nagpipicture. Laging tatandaan to always keep right. Kahit nasaan ka magpuntang sidewalk, kailangan mag-stick ka lang sa right portion para hindi ka nakakaabala sa mga makakasalubong mo. Stick right ako. At kung nagtataka kayo kung nasan ako ngayon, nandito lang ako sa bahay. And ganyan ang sunset na. Ganda, di ba? So, it's February and it's panagbunga season here in Baguio City. So, as you can see, paano mo makikita yung lamig? The temperature is getting colder here, kaya dress appropriately kung pupunta kayo dito. Please bring your, hindi naman pwede winter clothes. At least man lang mas makapal na clothing dito sa Baguio City para lang may enjoy nyo yung weather. Ugaliing maging mapagmatsyag sa mga road signs para maiwasan ang multa. At kung sakali man kayo ay nabigyan ng violation, huwag na kayong mag-attempt na mag-bribe. Abide by the rules and wala tayong magiging problema. Huwag din natin kakalimutan na ang Baguio ay may ordinansa laban sa paninigarilyo at paggamit ng vape sa mga pampublikong lugar. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At sa mga hindi pa nakakaalam, meron din po kaming Silent Night Ordinance o ang pagbabawal sa mga maiingay kapag lagpas alas 10 na ng gabi. Kaya huwag tayong maingay. Huwag palagpasing humigop ng mainit na kape dito sa ating mga local coffee shops para uminit-init naman ang iyong nanlalamig na damdamin. Chak! Maging mapagpasensya sa lahat ng pagkakataon. Hindi porket malamig ang temperatura dito sa Baguio, lalamig din ang ulo mo.
Minsan kasi, maraming bagay talaga ang nakakapagpainit ng ulo at nakakaubos ng ating pasensya. Kagaya lamang ng traffic. Ang traffic namin dito sa Baguio, hindi lang sasakyan. Maski tao. Hi, ang dami ko na atang reminders. Pero ang pinaka-importante ay dapat mag-enjoy ka. Mag-relax at tanggalin ng stress na dulot ng katrabaho mong nag-astang may-ari ng kumpanya. Char. Baguio is a place that can soothe your soul. It can heal you in various surprising ways. So enjoy and just breathe Baguio.